Check na natin yung camera ni Jowa natin. Wait lang natin guys ha. Ayan guys. Tingnan nyo, nakikita nyo ba? Ayan o. Ayan. Ito na yon. Ito na yung camera niya. Ayan o. Yo! What's up guys? No? So ngayon naman guys, ang gagawin naman tutorial na yun is gusto mo monitor yung asawa mo, partner mo, jowa mo, o kung sino man gusto mong i-monitor. Kung ano yung mga latest activities nila, ano yung mga ginagawa, o kaya nasa na kaya sila. So ngayon guys, malalaman nyo, o ituturo ko sa inyo ngayon guys, kung paano yung gagawin nyo sa pamamagitan ng cellphone ng jowa nyo. Kahit pa umalis siya ng ibang bansa, LDR man yan, o ano pa man, basta malayo, makikita nyo pa rin kung ano ginagawa niya. So ready na ba kayo guys? Eto na guys, in 5, 4, 3, 2, guys, so ngayon naman, tuturuan ko naman kayo kung paano natin mamonitor ang ating asawa. So, yun guys, unang ating gagawin guys is, ito yung cellphone ng jowa natin, di ba? Ito yung cellphone ng jowa natin, o asawa natin, o partner natin, and then ito naman yung cellphone natin. So, ang gagawin lang natin unang-una guys, pupunta lang tayo sa Play Store, yan, Play Store, and then, download na itong Track View. Ito. Yan. Track View. Yan guys. Track View. Then install natin yan. And wait lang natin guys hanggang ma-install siya. And wait lang natin yan. Tapos sa kabila guys, installan na rin natin yung cellphone niya. Yan. Tapos lagyan natin. Punta rin tayo sa Play Store niya. Ayan, sa Play Store. And then, download din tayo na ang Track View. Track View, yan. And then, install din natin yan, guys. Ayan. So, pares na silang may Track View, no? Wait lang natin, guys, hanggang ma-install yung Track View. Yan. Sa kanya, install na rin. Tapos, open muna natin yung cellphone natin. Guys, ito yung cellphone ng jowa o asawa natin na ito. Tapos, continue lang natin to. Allow lang. Allow. Allow. And then, allow. Okay. Sa device name, guys, ito sa device name. Nakita nyo ba? Ito. Wait lang. Focus ko lang. Ayan. Sa device name dito, sa device name, guys, kahit anong ilagay nyo dyan, ako, lalagay ko na lang yung pangalan ko siguro. Ayan. Mar18. So, yan. And then, sabi is, sign in with Google. Ayan. Ayan. Sign in with Google. Ayan. Sign in tayo, guys. Ayan. And then, etong Google natin. Ayan. And then, Google ulit. Accept lang natin, guys. Allow lang natin si Track View. Ayan. Kapag may mga lumalabas na ano, guys, dito lang sa taas. Continue. Ayan. And then, setup na natin, guys. So, ang pag-setup, guys, pupunta tayo doon sa may mismong assist app. Ayan. Huwag yan sa may settings, guys, ha. Yung parang dito sa pinakadulo, meron siyang arrow, di ba? Click mo yung arrow na yan. Tapos, i-okay mo siya. Yung Track View tayo, i-okay mo yan. And then, kapag okay na tayo dyan, back lang tayo, guys. Yan. And then, eto naman guys ay setup lang natin yan. And then, display pop-up with windows while running in background. Ayan, huwag na nating i-ano yan. I-check. Oops. Huwag na nating i-check yan guys. Okay na yan. Tapos, do not show again, not now. So, yan guys. Tapos na nating set up yung cellphone natin. Ngayon naman, i-set up naman natin ay yung cellphone naman ng jowa natin. So, ito yung cellphone ng jowa natin, di ba? Ang asawa o partner na i-trace natin o kailangan nating mamonitor. So, ayan guys. Kailangan alam niyo yung password ng cellphone niya. Siyempre, paano mo nga naman ma-open to kung di mo alam yung password ng cellphone niya. And then, open lang natin guys.
Yan, and then continue. Yan, then allow lang din natin to. Allow. Allow. So yan guys. Naka-allow na siya, 'di ba? And then kung kanina mar 11 o mar 12 yung ano natin. Sa device name mar 19 naman to. Kanina mar 18, ito naman mar 19 lagay natin. Depende pa rin sa inyo kung anong device name nalagay nyo dyan guys. And then, nga pala, dapat yung Google account nyo dito sa cellphone nyo is naka-sign in din dito sa Google account ng jowa nyo. O, asawa nyo. So, ayan. Sign in ulit tayo guys. Ayan, nandito rin yung ginamit nating Google account dito sa my main natin. So, ayan din yung gagamitin natin para mag-synchronize silang dalawa. So, ayan. Check lang lang to. And then, eto ulit. Yan. Tapos, allow lang. Sa baba. Yan. Logging in. Tapos, yung continue to up. Okay. So, yan guys. Nakita nyo guys, no? Meron na siyang remote. Pwede na nating ma-remote yung eto guys. Pwede nating ma-remote. Tignan nyo guys, ha? Ito. So, na-setup na natin silang dalawa. So, dito, balik tayo dito sa cellphone nyo. So, ayan guys. Ito guys, check na natin yung camera ng Samsung. Ayan, ito Samsung to, ayan. Check na natin yung camera ni jowa natin. Wait lang natin guys ha. Ayan guys. Tingnan nyo, nakikita nyo ba? Ayan o. Ayan. Ito na yon, ito na yung camera niya. Ayan o. Oh. Aha, oh. Ito yung camera niya nito. Ayan, may feedback lang ng konti guys ha, kasi magkalapit sila eh. Ayan. Ayan. Oops. May feedback lang ng konti, ayan. Ito na yung pinaka-camera nung sa jowa nyo guys, ito. Pwede rin ilipat nyo sa front cam. Ayan. Kita nyo ba guys? Ayan. Front cam. Ayan. So, kahit nasaan to guys, makikita nyo pa rin. Ayan. Kahit nasaan siya, makikita nyo pa rin yung ano. Yun nakikita ng camera. Kahit na hindi naka-on yung camera niya. Ayan. So, ayan lang guys. Pwede nyo gawing back cam. Ayan. Back cam siya. Tapos, pwede rin front cam. Basta lang guys. Huwag nyo lang pipindutin tong ito. Ito, huwag nyo pipindutin to. Kasi ito, magsasalita ka nyan. Yan. So, ayun guys. Ganyan lang guys kung paano pag-synchronize sa ano natin. O pag-monitor sa ating mga jowa. So, ganyan lang guys. Next tutorial guys, tuturuan ko naman kayo paano gamitin to. Yung mismong mga, ayan, kapaliwanag ko sa inyo yung nasa baba. Ayan. Tapos, ito, itong record. Tapos kung paano siya maiha-hide. So next video guys, gagawin natin 'yon. So subscribe lang kayo guys. Ayan. Ito siya. Okay, oh. Hop, nakita niyo na ako. So 'yun lang guys. Salamat sa inyo lahat. Yo, what's up guys? So, ganun lang siya i-setup guys, no? So, napakadali niya lang i-setup. So, meron tayong part 2 niyan guys kung paano siya natin siya gagamitin. Kaya, stay tuned lang kayo and subscribe lang sa ating YouTube channel.